Yan, hello, magandang araw po ulit mga ka-farmer. Welcome back po sa channel. Bali, may po ipapunta po akong SM Calamba. Meron po tayong tatagpuin to na customer, bibili po ng pantusok ng ilong at papadala daw sa kanyang ama papunta sa Bicol. Yan, so medyo mambol lang ako, sisilong lang ako kung magkakaputi. Yeah, so mga farmer, malalaking patak ka. Grabe yung ulan. So ayun, mabalik tayo. Update lamang doon sa ating baka na binibenta. Na sabi ko, mga 80,000 eh, pwede na. Pero natawaran pa tayo ng 1,079 ang inabot. Pero okay na yun. Ang capital natin doon ay 45,000 sa baka, tapos sa feed sa 5,500. Yan, so kaya na lang yung mag total, basta naging abuan ay 50,500 yung naging capital doon sa baka kasama na yung pits. So nabili na, hindi pala ako nakakauwi sa bahay. Update ko kayo, pupunta ako kay Kuya Arnel. Tatanungin ko kung sino nakakuha noong baka. Marami kaming buyer na nakausap at hindi namin minadali. So pagbibenta nga pala ng hayop mga farmer, ganun din, pagbibili din kayo, huwag nyo rin mamadaliin. At pag magbebenta naman kayo, huwag nyo rin mamadaliin. Dahil ang mga buyer ay makikiramdam lang yan sa inyo. Lalo na ngayon na pasukan, kailangan ng pera ng mga magulang. So alam din yan ng mga buyer na kaya nagbebenta ng hayop ang isang tao ay para may panggastos sa, syempre, sa kanyang mga anak. Pambili ng gamit sa school, pambili ng uniform, at iba pa. So si Kuya Arnel kasi mayroong estudyante college na nag-aaral, umuupa. Yan, so malaking tulong yun sa kanya. Kaya ayun nga, yung mga nagbebenta nga ng hayop ay huwag nyo mamadaliin. Dahil yan ay alam ng mga buyer. Siyempre kailangan nyo magkaroon ng kaunting patigas. Magmatigas kayo ng kaunti. Nasa ganun ay madagdagan. So kung yun ay minadali namin, ay di makukuha yun sa 77. Sabi ko nga kay Kuya Arnel, ay saan na lang natin ibenta hanggat hindi naabot yung ating gustong presyo. Yeah, so awa naman ng Diyos mga farmer, ay nakuha natin. Hindi man nasaktuhan yung 80, ay nakuha sa 79. So kayo na lang yung mag-less ng 50,500 doon sa 79,000. At maliwanag naman na tumubo. Yeah, so yung pumbaka ngayon ay isang taon mahigit na alaga. Wala namang isang taon at kalahati yun. Mabilis-bilis lang din. So, yun ay mabilis na para sa isang maliit na baka. Kumbaga, para ka na rin nag-alaga ng balag-bagay nun eh. Pero yung baka ngayon, hindi naman balag-bagay. Makikita nyo naman sa ating screen na ayun siya. Malaki na, malaking baka. So, yan sa... Salamat nga pala doon sa nakabili. So ngayon nga pala ka farmer ay ito na, nandito na tayo sa SM, sa may parking. At tatagpuin ko nga yung Sir RJ. Yan, dito nga may usapan. Bibili siya ng pantusok para sa kanyang tatay. Sana naman ay makarating siya. Yan, chinachat ko na nga. Meron lang din ako, importante nga kasi kasuhin dito sa SM dahil ang aking SIM card ay pinapa-upgrade ko. Kailangan nating ma-upgrade. Kung kayo nga pala may SIM card mga farmer na luma, ay libre ang magpa-upgrade. Ibig sabihin ng upgrade, galing kayo sa lumang SIM card. Kung kayo ay may importanteng contacts dyan, for example, meron kayong GCash dyan, yan yung GCash nyo, ay pa-upgrade nyo kaysa masayang. Dahil pag nasira na yan, wala na kayong magagawa. Or pagka hindi na yan na load down, inactive na, so wala na kayong magagawa. Kaya maganda ay ipa-upgrade nyo. Wala pong bayad ang magpa-upgrade ng SIM card. Yan, at nandito na po yung ating customer. So bibigyan lang natin ng pantusok. Papipiliin natin. Ba? Nagkakausap po sir. Ano ganyan sa inyong
Pareho lang naman ito. Pareho sa mga presyo niyan. Pero nga lang, mas madaling ilusutar eh. Manipis lang eh. Ito medyo mataba. Ilang lubid niyan. Ito sa anong lubid. Pero pareho lang naman ito. Malaki yan sir yan, kasha yan dyan. Ito naman pang ano. Wala siya yung ano, yung panlock. Meron dun sir, meron dun. Ingan na ako ito lang. Ingan na lang. Oh. Aro sir ang ano, para hindi kayo matutok. Okay, pang ulan. Yeah, so bang nagpapaship nga pala ako, meron ay... Nalagay ko sa PVC. Tapos, sinasama ko na yung lubid. Pag may available akong lock, nilalagyan ko na rin. Tapos, tinitapean ko. Para sigurado na hindi matatanggal yung pagkakapasok ko sa PVC. Dahil baka makatusok habang siniship or dinideliver. Lalo na, plastic lang naman yung kalimitang mga pouch ng ano. Yan, kaya nga tinawag na pouch. Ay di manipis lang lagayan. Hindi kagaya dati sa LBC na nakakarton. Kaya medyo iba-ibang tingnan. Ay pag-pouch, delikado sa rider tsaka dun sa customer. Kaya ang ginagawa ko ay binabalot ko ng maigi. Kahit naman walang bubble wrap ay safe na yan. Ang mahalaga dyan ay yung safety ng customer. Dahil baka mga disgrasya. Sir, kayo magagwantes ha? Ha? Gagwantes kayo gano'ng pagtulak kayo, masakit kayo. Sakit kayo. Ipapaka naman ang gagawin. Para may ipor sa kayo. Thank you sir. Salamat sir. May inaano pa ako. Salamat po. Ayan, shoutout nga pala kay sir, ano? Sir RJ yata ang pangalan. Tapos doon kay Sir Alvin Abrisa sa may San Roque, sa Riaya Quezon. Nagpapashoutout yan nung nakaraan. Ayan, baka magtampo. Ayan, so maraming salamat sa inyo. Tayo ay nakabintan ulit at babalik lang ako sa loob ng SM at may inaasikaso lang ako doon. Ayan, bumili na rin tayo ng bagong headset. Napakamahal pala ng headset na Type-C mga farmer dahil nagpalit na ako ng cellphone, masyado ng luma yung aking cellphone. So, maya-maya update ko kayo kay Kuya Arnel pag ako'y umuwi sa bahay. Lan. Kaya, kunan ako ng baka. Sige po sa'yo din. Baka pambiyahe niya. Oo. Hindi ang ulan. Natin niya? Lalim eh, nung tubig sa Candelaria. Ay, tumabot din eh. Ha? Halos tumabot din eh. Parang mura-mura. Mura-mura pa. Ano na? Hindi mo dahil sa ganang isa. Ha? Hindi mo pa ako inaharap ng isa. Ano pa ako eh, upasok pa ako. Wala pa ito. Maganda ng mga talihan niyo. Ay, saan yung isang maliit? Nandun? Nandun? Dito ah. Dito may... Sinabi mo dyan. Pagka ako ibakante, ano po nung bawa? Ha? Pagka ibakante na ako, maghahanap na ulit tayo. Yeah. Meron kumanap ngayon eh. Sabi ang ulo lang yan. Kapirap niyo sa inyo. Sinilas na lang. Kaya ko sa iyo. Kinuha na din. Kailan nung nakuha? Noong din i-chat ko lang sa iyo, kinuha din ka agad. Ibang araw yun, parang linggo. Parang oo. Oo. Tamang-tamang nauubos yung pakain. Linggo. Ako naman eh, pinababaya ako lang, hindi ko na iniaalok. Oo. Nagtatanong nga sa akin, nahanap eh kung iba ka pa daw ako. Sabi ko na ako, ano? Lalaki na magkata yun sa pagtatali dyan. Naisip ko, hindi ko
bago nilang kunin, binalikan. Tapos eh, pinag-chirap ka sa iyo. Walang tawad siya. Because mayroong tinawad. Na ako ya. Okay. At tayo. Okay. Masunod. Salamat. And ako, Kabermer, ako pa ipauwi na. Mahirap ang daan dito sa amin. So bali ang sabi ko kay Kuya Arnel ay bibili ako ng bagong aalagaan namin. Bagong aalagaan niya. May isa pa naman akong baka doon na pinapaalagaan, yung galing nga sa Chaong. Ngayon ay pag nakahanap, pag may bakanting araw, bakanting oras, ay di hahanap ulit ng bagong aalagaan. So okay din ang aming tinubo doon at hindi rin naman matagal yung pinag-alaga niya doon sa baka. So ngayon kaparmer, bali ako nga ipauwi na sa bahay at titingnan natin kung magkano pa yung perong natira para maipambili natin ng bagong aalagaan na baka. So ngayon pa lang ako makaka-uwi. Nabili nga yung baka, wala ako dito sa bahay. Kaya hindi na natin naabutan yung kahit sana pagkakarga na pakita ko sa inyo. Yung bumili ng baka ay yun din dati tumawad, yung bumili ng tatlong baka ko dito sa bahay. Parehas lang. Tinawaran na rin niya yun noong ng 77, yun niya, ay di nagkaigi kami sa 79, gawa nang hindi ko nga binibigay ng halaga niya noong una. So maya, tingnan natin yung pera, kung magkano pa. Mas nadagdagan ang 1.5 ang iyong niya. Ayan mga kabarmera, ang pera natin na pambibili ulit natin ng bagong baka. Sama na dito yung lista, yung mga lista namin, pamakain, tsaka yung kapitila sa baka. Yung mga gamot, di ko na yun yung sinasama sa ano, sa puhunan. Sa yung mga pids lang. Kasi yun ang malimit na hinihingi sa atin eh. Ayan, so kasama pa yung mga putal-putal, may 250. Ayan. Bali 26 ang tinubo. 26 may isang taot kalahati ganyan. Ha? Wala na, walang isang taot kalahati na. Wala pa no? Wala pa. Abilis ang pagkakalaki nung, walang yun yung nagsulod sa lawig, biglang tumubo yung mga damo.